We are Rocco and you. Bye bye, guys. Panibagong araw. Bago videos na naman, ha? So yan guys, since marami nagtatanong sa inyo kung saan nga ba possible makakuha ng mga orange accessory. Yan, kung marami kasi nagtataka VIP 0 tayo, tapos meron tayong full relation ng orange accessory at the same time, naka-awaken sila lahat. So ituturo ko sa inyo yung mga possible way na ginawa ko para makompleto ko yung mga orange accessory relation at the same time, na-awaken ko sila. So yun yung topic natin. Pero bago natin simulan to guys, sa mga bagong salta o mga napadaan lang dyan, kaya hindi subscribe our YouTube channel, yan, click nyo lang yung subscribe button, then sama mo na rin yung notification bell. Para ma-notify kapag meron tayong bagong upload na videos. So yan guys, simulan na natin to. Let's go! Naman. Like a Hellcat. So yan guys, simulan natin yung video natin ng pagbibilang sa orange accessory natin sa paglalaro ng 6 months kahit VIP 0 tayo. So ito, ipatunay lang to guys na kahit low VIP or VIP 0 is possible kang makabuo ng orange accessory relation at the same time, possible mo ring ma-awaken guys kahit hindi ka gumastos in-game. So yun yung ituturo natin guys. So unahin na natin sa pagbibilang ng mga accessory natin. Hinubad ko kasi yung mga nakasuot. So punta lang tayo sa backpack natin guys. Niready ko na rin dito para hindi na hassle kumuha sa warehouse. So bilangin lang natin yung mga orange accessory natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So meron tayong 17 total of orange accessory guys. Yan, patunay lang yan guys, kahit hindi ka nag-spend, possible kang makakuha ng maraming orange accessory. So tuturo ko na sa inyo agad guys kung saan nga ba possible talaga makakuha ng mga orange accessory para makabuo ka ng orange relation. At the moment kasi guys, meron tayong relation na ganito, papakita ko sa inyo. So use lang natin itong mga naka-awaken. Kaso nga lang naglalag. Yan, click lang natin sila. Kung mapapansin nyo rin guys, is na-awaken ko na silang lahat. So ituturo din natin dito sa video na to kung paano mo nga ba possible na ma-awaken kahit wala kang nilalabas na pera or kahit hindi ka gumagastos in-game. So itong relation na to guys, kung gusto nyong gayahin, picturean nyo na lang. Tapos iset nyong goal yan para yan yung mga hunting yung accessory. So magigets nyo mamaya kung bakit pwede kayong mag-hunt ng specific accessory guys. Tama yung narinig nyo guys. Pwede kayong mag-hunt ng specific accessory na yun yung gusto nyong kunin. Halimbawa, bigyan ko kayong scenario, meron na kayo nitong... Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Meron na kayong 5 accessory tapos ito na lang yung wala. So ito na lang yung i-hunt mong accessory. So tuturo ko sa inyo kung paano yon. So yan, punta muna tayo sa combo dito guys. Pakita ko sa inyo yung combo nito. May combo kasi to guys na meron siyang attack bonus, damage penetration, and double damage. So sa relation or sa combo na accessory na to guys, is mabubos talaga yung damage output mo o yung damage mo, yung total damage mo guys. Sa alimbawa, makikita mo yung difference yan kapag nag-trials of angel ka guys. Trials of angel. So makikita mo yung difference nila. Halimbawa, meron kang gamit ngayon na ibang accessory tapos papalitan mo ng ganitong combo, is malaki yung maboboost guys. Kasi nga, tulad ng sinabi natin, yung attack bonus, double damage, and damage penetration is source of damage yan guys. Tapos meron pang excellency bonus na isa pa sa mga source of damage din guys. So tingnan natin dito sa baba. Yan, excellency strike at the same time. Tapos ang kinagandahan dito guys is meron din siyang excellency resist and double resist. So meron siyang double resist total of 20% tapos excellency resist na 25%. So meron kang dagdag na damage output na sobrang laki at the same time hindi rin napapabayaan yung defense mo. Wala mang bigay na ano guys, wala mang bigay na damage absorb kasi meron mga accessory na bigay damage absorb. So ito guys, wala mang bigay na damage absorb is bawing-bawi naman sa double resist and excellency resist, 'di ba? Kasi sa mga di nakakaalam, kung di nyo alam yung effect ng excellency resist is nakaka-counter yan ng high excellency strike na mga stats ng character.
Yung double resist naman, guys, check nga natin. Pagkakaalam ko about sa double, ay nakakapag-counter din na ano yun eh, ng damage ng kalaban. So, tignan na lang natin, basahin natin. So, punta tayo ng character. Tapos, click lang natin itong mahiwagang question mark na to para makita natin. Halimbawa, meron kang hindi maintindihan na stats na nakalagay, is pwede mong i-click yan, makikita mo na dito. Halimbawa, ito, merong MDEP. Yan, nandito na lahat, guys. MDEP, max DEP, minimum DEP. So, hanapin lang natin yung double resist para maintindihan natin kung anong ibig sabihin nun. Kaso nga lang, medyo mahirap maganap dito. So, scroll down lang natin. Damage resist, double resist. Kaso yung iba wala dito. Sabi niya ito, guys, oh. Yan, double resist. Chance to nullify attacker's double damage. Yan. Pang-counter pala siya ng double damage, guys. So, yan, di ba? So, kung mataas yung, yung double resist mo, guys, may possibility na hindi papasok yung double damage ng kalaban. Or, o kaya naman, malilesen yung pasok ng double damage niya. Ganun lang kasimple yun. So, isa rin yun sa mga factors kung bakit makunat yung mga character natin. Kung high double resist and high excellency resist tayo, is makunat din yung character natin. So yan, guys, klaruhin ko lang yung ano pala, yung double resist. Yung nullify nga is tama yung sinabi nating information. Ang ibig sabihin pala ng nullify is sinerge ko siya. So, maka-cancel out or ma-avoid nga yung pasok ng double damage natin kung mataas yung double resist natin. So yun lang naman. So balik tayo sa main topic natin, which is yung accessory nga, orange accessory to be specific. Yan. Punta tayo accessory, guys. So paano nga ba makakuha ng maraming accessory, guys? Bigyan ko muna kayo ng history, guys, kung saan ko nakuha itong mga to. Kung mapapansin nyo, itong gamit ko ngayon, guys, na Token of Supremacy is nakuha ko sa Sandfield event. Yan, dalawang accessory na Token of Supremacy tsaka yung bato. Yan, pakita ko sa inyo yung bato, guys, na isa. Yan, ito. Yung Stone of Gloom, nakuha ko rin sa Sandfield event. Saan yung Sandfield event? So, punta muna tayo sa world map, guys, kasi wala yun sa cross server. So, punta muna tayo ng Atlans kasi konti lang yung ano doon, player. So, hindi gano'ng malag dito sa map na to. Sa Sandfield event kasi, guys, kung napanood nyo na yung previous video ko, is kumuha lang ako ng 6, ginamit ko yung 60 na Sandfield battle para makakuha ko ng dalawang orange accessory. So, para hindi nyo nabalikan yon, kung di nyo pa napanood, is papahapyawan muna natin yon kung saan makikita. So, pag kinlik mo to, guys, tong Sandfield, anak ng toko, naglalag nga lang. So, wag nyo kakalimutan, guys, na mag-obtain ng cube everyday kahit tapos na kayo sa 12 laps. So, bakit kailangan mo pang mag-obtain ng cube kahit tapos ka na? Kasi nga, guys, babalik at babalik yung Sandfield. So, pagbalik ng Sandfield is meron ka lang naipon na cube, di ba? So, magiging advantage mo yon. Dito yun, guys. Ito yun. Yan. Ito yung kinukuhang Sandfield battle. So, 100% free yan, guys. So, kukuha ka lang ng, kailangan mo lang ipunin is cube. So, makakuha ka na nitong Sandfield battle. Tapos, kapag natapos mo yung 12 laps, makakakuha ka ng 78 na Sandfield battle. So, yung 78 na makukuha mo ng libre dyan, is ipapapalit mo lang dito sa bonus exchange. Nasa taas pala. So, ito yun, guys, yung orange accessory yan. Kung mapapansin mo, max na yung exchange natin kasi nga nakuha na natin. So, ito, pag nagkumuha ka nito, is sure orange, guys. Kaso nga lang random. So, pwedeng dalawang parehas yung makukuha mo. Or mas maganda naman, magkaiba yung makuha mo. So, ito yung mga possible mong makuha. Merong Token of Supremacy. Merong Polar Holy Light. Yan. Key of the Empress. Yan. Kaso nga lang, yung ibang accessory na orange dito is wala. So, saan mo possible makuha yun, guys? Meron tayong tinatawag, guys, na Magic Tarot. Yan. Sa Magic Tarot, guys, punta muna tayo ulit ng accessory. Pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko sa Magic Tarot. Ito, guys, tsaka ito. Yung dalawang yan, is hindi mo siya pwedeng makuha sa mga ibang, halimbawa sa mga event. Kasi nga, itong dalawang to is rare lang sila, guys. Yung mahirap sila kunin or sa mga events mo lang nakukuha or kadalasan naman sa top up, ganon. Pero makukuha mo siya ng libre, guys, dito sa Magic Tarot na sinasabi natin. So, anak lang to. Punta lang tayo Magic Tarot, guys, yan. Pag kilik mo ng Magic Tarot, hahanapin mo lang yung accessory na yun, guys. Tapos, halimbawa,
yung dalawang yun is kailangan mo, dun ka muna mag-focus, wag ka munang mag-open ng iba guys hanggat di mo pa siya nakukuha. Kasi nga, hindi mo man makuha yung accessory na yun is makakakuha ka naman ng points, di ba? So, sulit na rin guys. Tapos, hindi lang dito guys, meron pang tinatawag na treasure odd or treasure adds. Pwede rin makuha dun yung orange accessory guys. Pero, yung dalawang yun kasi is madali ko lang talaga nakuha dito sa Magic Tarot. Yung iba kasi nahihirapan, hindi ko alam kung swerte lang tayo. Sobrang dali ko lang talaga nakuha yun sa Magic Tarot. Yan. Hanapin lang na, ayun o, oh, nakita nyo yung Demon Slayer Blade ba yung pangalan ng accessory na yun? Dito ko nakuha yun guys, yung ano. Pag nahanap ko yung screenshot guys na dito ko nakuha sa Magic Tarot, ilalagay ko na lang sa screen. Pero kung hindi, walang lalabas dyan. Pero kung nahanap ko is lalabas dyan yung screenshot. Tapos, saan pa tayo possible makukuha ng accessory? Orange accessory, I mean. So, punta lang tayo ng accessory ulit, guys. Di ba na sabi na natin yung history nitong dalawang to sa Magic Tarot? Ito naman is nakuha natin sa Sunfield. So, saan natin nakuha tong tatlo at yung iba pa? Yung tatlo at yung iba pa, guys, is nakuha ko sa tinatawag nilang 3 versus 3. Yan. Sa 3 versus 3 kasi guys, 3 pala yan. Sa 3 versus 3 is makarang ka ng 1 to 10 dati. Dati to guys ha, dati kakross server mo lang na nagiging kalaban mo kaya madali lang makapasok sa rankings. So meron ka lang kasamang malakas, yan, is makakapasok ka na sa rankings. Pero ang advantage ngayon na all server 3 versus 3 na siya is madali na lang din makapasok sa rankings guys kasi nga okay yung point system, yung ano eh, yung matching system niya guys eh. Halimbawa, Master 1 ka tapos BP mo is 1.5M, mga kalaban mo lang is mga 2M below ganyan. May makakalaban ka mong mataas na BP is bihira lang. Pag sa all server 3 versus guys, 3 versus 3 dito yun oh. Punta lang tayo ng all server sa events yan, tapos all server. Ito yun guys, oh, yung all server 3 versus... Ano kung ito ako? Mali tayong pindot. All server 3 versus 3. Kasi nga, ang kagandahan dito is maganda yung imamatch ka lang dun sa ka-BP mo or ka-level mo. Ganon nagiging pine system nila. Kaso nga lang, kapag wala nang nagpa-pine match na ka-level mo or ka-BP mo, ang kapangitan dun is makakalaban ka pa rin ng mataas. So, ang tip lang dito guys is magsimula kayo ng mas maaga para marami talagang nagpa-pine match. So, ang possible na mangyari nun is makatapat nyo is mga ka-BP nyo at ka-level nyo. Ganun lang kasimple yun, guys. So, pag kinlik mo dito, so, punta tayo ulit ng Abyss para makita natin na nabitin lang ako ng 10 points, guys, kasi nga nakapasok dapat ako sa rankings. Kaso nga lang nabitin ako ng 10 points kaya yung rank ko is 104. So, kung nakarank 100 ako, meron na naman akong sure orange accessory, guys. And kung mapapansin nyo dito, guys, yung rankings ko is 104, diba? So, kung nakapasok kasi ako na, click lang muna natin tong rank reward. Pag nakapasok ka kasi ng rank 1 to rank 100, is meron ka ng sure na reward. Ayan guys, oh. Ito. Kung nasa rank 81 to rank 100 ka, meron ka ng sure sure ka ng orange. So, pagbukas mo yan guys, possible mong makuha tong yung gourd, yung soul banishing pedal gourd. Gourd ba yan? Yan. Basta sobrang rare yan, guys. So, possible mo siyang makuha dito, di ba? Sobrang ganda. So, dito lang, dito din madaling kumuha ng orange accessory, guys. Tapos, meron pang bonus na honor points siya ka pink dias. So, kapag mataas-taas yung rankings mo, mas mataas yung dalawang orange accessory. So, basta makapasok ka lang sa rank 100 is okay na yun, guys. Ang problema nga lang, kung mapapansin nyo yung rank 100 dito guys, is nabitin lang ako ng 10 points. So, isang panalo lang sana, nakapasok ako dito. Kung mapapansin mo kasi ito, itong mga points dito, 3,840 lang yung points, tapos yung sa akin is 3,830, which is 10 points lang yung kulang, di ba? So, sayang talaga. So, yun yung mga possible way guys, kung paano makakuha ng orange accessory. So, punta naman tayo guys, kung paano... Paano nyo ma-awaken lahat yung accessory nyo? Kasi sobrang dali lang talaga i-awaken lahat ngayon, guys. Sa ngayon, guys, hindi ka na mag... Hindi mo na kailangan mag-top up or maghintay sa grand store ng sale para lang ma-awaken yung accessory mo. Kasi nga, meron tayong tinatawag na relay race, guys. Yan. Yung relay race, guys, is ang laki ng tulong niyan. Pwede ka makapag-star 5 ng
orange spirit, at the same time pwede kang mag-awaken ng accessory. So ano yung sinasabi ko sa inyo? Halimbawa ito. Pagpunta mo sa relay race, is meron ka mga specific item na makukuha, pero bukod diyan is meron ka pang pwedeng ipalit na may tinatawag na divine flame store. So ang pinapalit dito yung flame points mo na nakukuha mo kada gamit ng baton. So one baton guys equivalent to 10 to 15 points. Yan, 10 to 15 points isang baton guys. Yan. So ibig sabihin, kung meron kang mga nasa 18 baton, halimbawa, may exchange mo yung 18 baton na nasa bonus exchange, isigurado ka nang makakuha ng 10 divine gold. Ito guys oh, punta kayo ng Divine Flame Store. Sa ngayon kasi meron siyang ang nakalagay is awakening accessory yung event niya dito. Every time na lumalabas to guys is nagre-reset din tong exchange niya. Pwedeng spirit, pwedeng accessory, depende guys. So ngayon, merong divine gold na makukuha. So sa susunod siguro, pag bumalik tong release, ang makukuha mo naman is sacred stone. So itong divine gold guys, kung di mo nyo pa alam kung saan ginagamit, ito yung ginagamit pang rank up at the same time pang awaken ng accessory. Which is nakakapagpabus ng elemental attack natin or elemental damage natin na kailangan talaga natin. So imagine mo na lang to guys, yung 18 baton mo, halimbawa, swerte ka, makonvert yan ng 225 points yung 18 baton mo. Kasi nga kung 10 points each yan, 180 na yan guys. Kaso nga lang, ang possible na points na makuha mo sa 1 baton is nagre-range lang sa 12 to 15 eh. So possible talaga sa 18 baton mo is meron ka ng 225 points. So meron ka ng instant na 10 divine gold. So anong katumbas niyan? Isang rank up at saka isang awaken na yan guys. So ang possibility nito, kung mirarush mo, halimbawa marami kang blue diamond guys, pwede kang bumili ng baton. Kasi nga bibili ka nito is 50 diamond lang siya. Unlike kung gagastos ka ng GS, di ba, ng grand store or ng totoong pera. Eh yung blue diamond pwede mong maipon kahit di ka gumagastos ng totoong pera, di ba? So kung bibili ka ng 20 pieces nito, is meron ka ng, halimbawa, bibili tayo ng 20 pieces, subukan natin. So 1K blue diamond lang siya. Sa 1K blue diamond mo, anong makukuha mo? Makakakuha ka na kagad guys ng 10 divine gold, yung 10 divine gold dito yun guys. Baka nalilito kayo, baka din yung kabisado. Ito yung divine gold guys, yan, ito yun. So sa 1K diamond, 1K blue diamonds mo guys, meron ka na makukuha ang 10 nito, di ba? So para mo lang siyang binili ng tagwa 100 diamond each. So anong kinagandahan nun? Sa 1K mo, meron ka ng 10 divine gold. Tapos may possibility pa na makakuha ka ng mga items dito. Yan, di ba? So sa 20 baton mo, diskartehan mo na lang kung paano mo makuha yung mga items dyan. Ganun lang kasimple yun guys. Saka ganun lang tumatakbo kung yung relay race event. So kung ayaw mo naman gumastos ng blue diamonds guys, is mag-farm ka lang ng mag-farm. Kasi nga, meron tayong tinatawag na bonus exchange. Meron kang makukuha dito na libreng baton, guys. Libre siya kasi nga ipa-farm mo, guys, eh. Yan. Sabi nung iba kasi, paano libre may kapalit, sabi nila. Kaso nga lang, ang pangit lang dito, guys, is nabawasan yung baton na pwede mong kunin. Kasi dati, 18 yung pwede mong makuha dito, guys. So, 6 na lang pala. 6 na lang yung pwede mong makuha. So hindi, okay pa rin. Kumuha ka ng 6 dyan, tapos mag-ipon ka lang ng blue diamond guys. So aralin mo yung market revenue para nga makuha mo ng libre yung divine gold. So libre mo makukuha yun guys. Kasi nga kung meron kang tiyaga na magbenta sa market, is makakabenta ka talaga. Makakabenta at makakabenta. Basta sipagan mo lang maghunt ng mga world boss. At the same time, sipagan mong umatend ng Abyss Lost Tower para makakuha ka ng mga Unbound na Soul Stone tsaka Guardian, which is malaki talaga yung bentahan dun. So ngayon, 6 na lang yung pwedeng ipalit. So mag-ipon ka lang ng mag-ipon ng ano guys, ng baton tsaka mo ibanat pag marami na, para isang bagsakan lang is makakuha ka ng item at the same time makakuha ka nung pang-awaken mo. So yun lang naman guys kung paano makakuha ng orange accessory. Tapos ganun lang din tumatakbo kung paano mo siya ma-awaken para mabush yung elemental damage. Yun lang naman yung tips and tricks natin guys about sa accessory. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Sana may natutunan kayo.
So bago natin tapusin yung video guys, mabilis ang shoutout muna. So yan, shoutout kay Apa Abs. Sabi niya per shoutout Lodge siya. Yan, shoutout sa'yo men. Kay Luigi Illustrisimo, shoutout Lodi. Yan, shoutout sa'yo men. Mga nagpapa-shoutout, tingnan pa natin. Sabi naman ni Dark Bums, pa-shoutout Idol S334, Dark Bums at Liberation Alliance Power. Yan, shoutout sa'yo men. Sino pa mga nagpapa-shoutout? Sabi naman ni Tim Kahamog, Lods, pa-shoutout, lagi akong nanonood ng video mo. Ngayon lang ako nakapagpa-shoutout, S419, Julesky20. Yan, shoutout sa'yo men. Kay Tim Kahamog, ang character name niya is Julesky20 ng S419. Yan, shoutout sa'yo men. Sino pa mga nagpapa-shoutout dyan? So yun lang yung mga nagpapa-shoutout guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. So yun guys, hanggang dito na lang.